At this time, mga suki, gawin muna tayo sa bayan ng Real, magandang bayan ng Real Quezon. I understand nagdiriwa ngayon ng naturang bayan ng pang 22 taon ng pagiging bayan ba yan or celebration ng kanilang bayan. Alamin natin sa report ni J.R. Narit habang mamayang bayan ng konti, makakasama natin mismo ang alkalde ng Real Quezon, si Mayora Bing Diestro Aquino, no? Tawagin muna natin si J.R. Narit. J.R., magandang tanghali sa iyo. Yes, Errol, good afternoon. 59th year founding anniversary ng Real. So, taunang ginagawa itong celebration, pero sa 2 years na ginagawa, naging limitado naging aktibidad nito dahil via online. Ngayon, physical na ginaganap yung celebration. Kanina umaga pa lamang ay nagkaroon ng pananalangin kasama ang lahat ng mga pastors, mga narito, mga pari, at iba't ibang grupo ng local government unit at lahat ng sangay ng gobyerno. Ngayon, mapalad tayo dahil pinaunlakan tayo ng masigasig at napakabatang mayor dito sa bayan ng Real. Napakagandang bayan. At ngayon makakausap natin si Mayor Bing Diestro Aquino na katulad ng kanina nabanggit niya, yung pagkakaisa. Dahil sa kanyang tema ngayon, sa new normal, sama-sama sa bayan ng Real Quezon. Mayor, live po tayo ngayon sa DCRJ, 18 AM. Kasama po natin si Errol Dacami sa programang Reporters Hour. Mayor, nabanggit mo kanina na pagkakaisa dahil natapos na ho ng eleksyon. Ngayon, kailangan harapin na natin yung dapat nating harapin dahil sa pandemyang ito. Kasama po natin si Errol Dacami. Good morning. Hi, Sir Errol. At sa lahat po ng mga nanonood at mga tagapakinig. So, Mayora, welcome po. Welcome sa ating program. Opo, panawagan nyo ay pagkakaisa. Napakaganda panawagan. Bakit yan po ang naisip nyo ipanawagan sa mga taga-Real? Ang naisip po naming tema ngayon ay sa new normal, sama-sama ang bayan ng Real. Sa bayan ng Real. Nagmula po tayo sa higit 2 taon na pagsubok, lalo na po sa pandemya. And it's about time that after the elections, while we are still in the middle of the pandemic, we are in a better state now compared with the past years na talagang mahigpit. Ngayon po, masaya po akong ibalita at napaka-symbolic ng 59th founding anniversary po natin. We are assuring the people of Real that we are progressing despite what we have experienced in the past 2 years. Maganda po yung hinahak ng bayan natin. And we have another 3 years to be together. And we have a lot of programs and activities na simbolo po nung pagkakaisa natin at ng mga taong barangay. Apo, so now that you were elected again as the mayor of Real, beautiful town of Real, ano po ang balak niyong tutukan ho sa next 3 years na sinasabi po ninyo, Mayora B? Ang governance po natin kasi meron tayong mga 7 priorities plus, but most especially we will focus on economic. Kasi po ang bayan ng Real po, we are becoming the renewable energy hub in our area. And also yung kabuhayan po ng mga kababayan natin. The infrastructure, of course, more health. Napakarami po naming programa. If all the offices, I have around 17 offices under me po, plus the national government. Napakahalaga po ng pag-uugnayan ng national, provincial, and local government and the barangays. Hindi po lang sa programa at proyekto ang pamahalaan. Ang importante lamang po, kasi if we will focus on one, we cannot let go of the other. So, right. Very holistic po kasi ang governance. So, sa Real po, of course, we cannot let go of tourism because I hope you were able to visit our town, Sir Errol. Were you able na po? O, hindi pa? Long time ago, nagawi ako dyan sa magandang bayan niyo po. Ano, pero I'm sure, ibang-iba na ngayon. Yes, ang dami namin ino-offer dito. So tourism also, because ang main source of livelihood po ng bayan ng Real, of course, is tourism, agriculture, fishery. So dun pa rin po tayo nakafocus and marami tayong mga livelihood para sa mga kababayan. Maganda po yan kasi talagang ang urgent demand ngayon ay
makabangon ang karamihan lahat sa atin dahil sa pagkakalugmok nga po sa economic crisis brought about by this COVID crisis. So, tourism, ano ang mga pangunahing kabuhayan dyan, Mayor, na aayudahan po niyo? Definitely aayudahan po niyo. Kasi we have a partnership po with Department of Agriculture. Kanina po, kasama ko rin po ang DOLE. Kasi ang dami namin, pati sa fishery with BIFAR. Meron din tayong locally funded ng mga activities natin. So basically po, tourism, agriculture, fishery. Plus, sa rin po kasi sir, we have, we made sure na lahat po ng mga samahan active. Okay. So yung mga associations po, mga kababaihan, we have MOVE, yung sa kababaihan po, we have Kalipi, Kalipunan ng Liping Pilipina. Mga kalalakihan po yung MOVE, Men Opposed to Violence Everywhere, yan yung mga samahan ng mga kalalakihan. Meron po tayong LGBTQ, IA. Meron po tayong senior, solo parent, PWD, katutubo, and different organizations po sa town. Meron tayong mga sustainable livelihood program. What we're trying to do is that the local government unit help organize them. Actually, marami na po tayo na-organize this past 6 years. At minomonitor po natin sila. At nabigyan na po natin karamihan po sa kanila. I think halos lahat sila ng livelihood program. So we are trying to make a governance in a bottom-up approach in the sense that we are emphasizing on people empowerment. We're emphasizing people's participation. Because pwede natin gawin na mag-utos na lang local government unit. But napaka-effective po sa amin talagang we try to engage them and train them. So yun po, ang daming programs or sobrang daming program. Apo. Tama po yun. Edukasyon talaga muna para alam nila kung anong gagawin. Of course, priority rin po natin, we have a scholarship program din po. Meron kaming full scholarship. We have Escolarial and Junior and Real. So lahat po as in sagot ng local government. Of course, there's an exam. Pero kapag nakapasa kami, I think we have around more than 80 plus na po ng full scholars. And it's, we have an exam again on, I think, the fourth batch. This is it. Apo, oo. So, maganda. Tama po yung mga direction nyo, Mayor Bing, ano? But I'm sure you're not stopping there. Kasi pag sinabi natin kabuhayan, most of the time, ang problema po ng mga kababayan natin, how to start, ano? Kahit maganda yung konsepto nila, kadalasan ang pinoproblema po dyan ay yung panimulang puhunan, ano? Kumusta naman po yung ayuda ng LGU dyan sa isyong ganyan na... Meron tayong locally funded na mga organizations. And I think ang pinakamaganda naming relasyon ay sa national government kasi not all LGUs po accommodate livelihood for national government. Mayroon po kayo dito na awarded po ang bayan ng real national level pagdating po sa Sustainable Livelihood Program. Ngayon po talagang binababaan kami ng binababaan, tuloy-tuloy ng particularly pati po DSWD kasi maganda po yung system natin ng monitoring and training of the people. So, I think this is going on when my father was still a mayor, I think it started 2015 pa onward. And nung time ko na po, ako na yung mayor ng 2016 onwards with the LGU staff, ang laki na po ng investment sa aming national government. Pero ang national kasi po, pag hindi ka naman maayos mag-implement, hindi rin sila magbababa. Kasi matindi po ang reporting sa national government. Tama po. Go ahead. Ito lang si Mayor dahil inawaran si Mayor ng bilang na best local chief executive, most outstanding mayor. Ang bilang Congratulations. Maraming salamat po sa Association of Local Social Welfare Officers of the Philippines. Isa po sa nagawaran po ng parangal na yun. Maraming salamat. I'm sure ang dahilan po niyan ay magaling po kayong alkalde, no? So, marami pong yun. Nakikita naman ho yan sa performance at sa epekto sa mga tao yung galing ho ng isang leader. So, anyway, kung ang primary livelihood po dyan ay tourism, sige nga ha, nanonood po ang ating mga kababayan.
ano ang mga uniqueness na pwede nilang asahan when they visit Rial Quezon Mayora? Maliban ho sa maganda ang Mayora, ano pang magaganda diyan? Sorry, I'm very excited. Actually, this will be launch tomorrow. Our coffee table book, volume 1, Tokumas. So, discover the natural wonders of Rial Quezon. Our tagline is Discover Rial. So, here, makikita natin lahat ng mga... Actually, ang Rial po, masyadong from ridge to reef ang Rial. Talagang may dagat kami, may ilog, may falls. We have surfing, we have river rafting. So, mayaman po kami sa natural resources. So, kagaya po nitong falls na ito, isa lamang po ito sa falls sa bayan ng Rial. So, it's Balagbag Falls. Hindi po tayong mga marami kaming falls, sir. Baka maubos ang oras sa programa. But tomorrow will be the launching of this coffee table book. This volume 1, at least within my term po, may makapag-establish na ng coffee table book ang bayan ng Rial bukod dun sa accomplishment report po natin para naman ma-send po natin sa mga government institutions, sa Department of Tourism para lalo tayo matulungan at makita po nila. So, in-highlight po natin lahat dito yung mga natural wonders ng Rial. Sobrang dami naming falls, sir, at saka river. And the one 10 coastal barangays out of 17. So we have 7 upland barangays. So we can go for hiking. Actually, ang dami. And if you happen to know all the riders po, mga nagbabike, mga nagmomotor, madali po dito, ang daming pupunta dito. Yung mga artista, kung sino po. Ipot po nila yan. Ang magandang track po kasi from Antipolo, Fami, Rial, Infant na lalabas ka po ulit ng papuntang Marilake. So, it's really scenic because the Rial side, we have two sides kasi, the coastal and the upland. So, medyo ma-Rial ulit pag umikot. So, coastal is, makikita mo yung malawak na karagatan. And then, when you go, para po siyang Baguio. So, very extreme. So, we have everything. Very good, very good. So, how I wish makarating ang ating mga kasama dyan. Ako mismo, sana makarating one of these days. Anyway, 59th year ang celebration na po bukas sa Mayora. And we wish to congratulate you. Mukhang magandang tinatahak po ng bayan ng Rizal. Sana yung makita naman ito ng mga tao at tuloy-tuloy po kayong suportahan at alalayan. Sila din po ang makikinabang ho dyan sa mga kooperasyon na gagawin po nila sa inyong pamahala. Again, congratulations, Mayora. Mabuhay po kayo. Thank you, Errol. God bless po. Thank you very much. Thank you, Mayora. All right. Ayun, napagandang kwentuhan at balitaan sa programang ito ng Reporters Hour. Mula rito sa Bayan ng Rial, lalawigan ng Quezon, JR Narito Gulat sa DZRJ 18M, ang Radyo Bandido TV. Thank you so much, mga kaibigan. Nakasama natin sa pamamagitan ni JR Narit si Rial Quezon Mayor Bing Diestro Aquino live sa ating palatuntunan. Nagkatid sa atin sa oras na 2 minutos na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. So,